Magandang araw sa atin lahat, mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badaratlis Boxing Channel, no? Pag-uusapan natin ang ilang update po dito kay Cuadro Alas. Tsaka siyempre, yung usapin po nung hindi po siya nakalaban, no? Alam naman po natin na dahil po siya ay na-ospital, legit po yung kanyang pagkaka-ospital. At ano po ang mangyayari sa kanyang corona? Totoo ba na tinanggalan na siya? Bakit po ang daming fake news? Bakit po mas marurunong pa yung mga taong wala namang kinalaman doon, no? Kalat na naman. Marami na naman po nagkakalat na balita dito sa YouTube sa mga taong wala pong kinalaman sa kampo ni Cuadro Alas, John Rael Casimiro, no? Dito po tayo makinig. Buhat po to sa straight from the source. Dito po nagmumula sa ating mga naron sa Team Casimiro po. Yan po paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na, dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin, mga kapatid. Alam po ninyo, ito po, no? Latest po muna, nasa San Diego na po ang Team Casimiro. Dumating po sila kagabi, no? Dahil po wala po silang straight na flight mula po Dubai papunta po ng Pilipinas, dahil yung kanilang ticket na binok po ng Provelum ay mula po sa Dubai pabalik po na San Diego. Aalis po sila para lang po ma-update tayo, no? Sila po ay uwi sa Pilipinas sa Sabado. Dito po yung araw na po rito sa Pilipinas. Okay, ano po ba ang update? Alam po ninyo, ito lang naman po, no? Yung mga nagsasabi po ng kung ano-ano. Una, talaga pong ganun, no? May mga galit po sa ating kampiyon, no? Wala po, may mga conscious po na naninira, no? Hindi ko po maintindihan kung ano po nahihita nila sa paninira sa ating world champion, 3-time world champion, no? Ito po mga tao na to, bakit po sinisiraan yung ating world boxing champion? Yan po ang tanong nyo sa sarili nyo, no? Kung patuloy kayong humahanga sa mga naninira sa ating world champion, eh, questionin nyo po yung sarili nyo. Kayo po ba ay chismis lang ang habol ninyo sa boxing? Wala pa po nangyari sa kasaysayan ng Philippine boxing na yung may mga fans yung mga naninira sa champion. Wala pa nga pong nangyari na may malawak pong paninira sa isang reigning world champion. Ngayon pa lang po sa kasaysayan ng Philippine boxing, no? Ngayon pa lang po may conscious na effort yung ibang mga grupo para siraan po ang ating kampiyon. Okay, ano po ang katotohanan? Okay, ito po ang katotohanan, no? Huwag na po sa akin, di naman po ako importante. Alam ko marami rin kayo naririnig sinasabi laban sa akin. Hindi po ako importante. Dito po tayo sa world champion po natin, no? Nagkaroon po ng karamdaman, no? Hindi po gastritis o kung ano man ang tawag. Hindi po natuloy ang laban, no? Dahil na-ospital po si John Rael Casimiro. Okay. Ano po ang kinakailangan ng WBO? Hiniling po. Ano po yung hiniling ng WBO na papeles? Pinaka-importanteng papeles po na hiniling ng WBO. Kasi kinakailangan po ng WBO, hindi po po pwede na basta ka lang umaatras. Lalo na po ito, no? Hindi naman po to negotiated. Ito po ay inutusan si John Rael. Mandatory po ang tawag dyan ng WBO. So mandatory challenger po si Paul Butler. Inutusan po ng WBO si John Rael Casimiro. Kung yung usual po na nag-negosasyon lang po yung kampiyon tsaka yung challenger, eh hindi po mahigpit yung mga sanctioning body dyan. Dahil negotiation lang yan. Kung hindi mamatuloy yan, eh ano lang po yun eh. Hindi naman siya yung nag-utos. Ito po siya nag-utos. Pag hindi po sinunod ng kampiyon, eh pwede po siyang tanggalan. Okay. Pero sa kadahilanan po na hindi nga po kinaya, na ospital nga po si John Rael Casimiro, kinakailangan pong patunayan na legit
no? Hindi lang po nagdadahilan. Okay? Kaya po pinagsubmit sila. Ito po ang katotohanan, ha? Pinagsubmit po sila ng mga galing po medical certificate ng doktor. Okay, ano po nangyari? Nakasubmit po ba yung Team Casimiro? Opo. Ito ang sinabi ni Stephen Lunas. Minessage niya sa akin. Ngayon-ngayon lang, wala pa pong isang minuto. Boss, nasubmit na namin lahat ng nirequest ng WBO. Ang abogado ang nag-email today as we speak. Most important, yung medical certificate is stating that Jan is not fit to fight. O, yun po, no? Yan po ang sinabi. So, wait and see na lang tayo. Praying also na sana makip ni Cuadro Alas ang belt niya. Okay. Tapos may sinabi, legit naman yung sakit. Tatlong doktor ang sumuri sa kanya. Pati Dubai Boxing Commission doktor nagsabi na hindi fit si Tata na lumaban. Yan po, straight from Stephen Lunas himself, no? So, naipadala na po yung nire-request ng WBO ng mga medical certificate na nagpapatunay na hindi po kaya ng katawan ni Janrel dahil sa, hindi ko kabisado yung medical term, gastritis. Kung ano man po yun, ang mga doktor po nakakalaw. Kung mas marunong pa po kayo sa doktor, wala po tayong magagawa dyan, no? Yan po ay medical certificate. Ngayon, alam po ninyo, from the standpoint naman po ng isang negosyante, negosyo po yung boxing. Ito pong WBO ay isa po sa kumikita sa mga boksingero. Di po ba? Sa pamamagitan po ng sanctioning fee. Ngayon, sa tingin po ba ninyo, no? Si Janrel Casimiro ay basta tatanggalan ng WBO ng championship na legit naman yung kanyang dahilan ng hindi paglaban. Sa tingin po ba ninyo, sino po yung ipapalit niya kung sakasakali, no? Hindi ko alam kung natuloy. Natuloy ba Agbeko versus Butler? Sa huling pagkakalam ko, ayaw daw ni Butler na lumaban ng hindi championship. Yun po. Yun po ang legit na pwede siyang tanggalin bilang mandatory. Kasi inuutusan siya ng WBO na makipaglaban kay Agbeko. Eh, hindi niya sinunod. Pwede na po siyang hindi mandatory. Depende po. Hindi po natin ganong alam yan. Yung bagay na yan. Pero sa tingin ko lang, kung hindi mo sinunod yung utos ng WBO na labanan mo si Agbeko, eh, pwede kang bigyan ng kaukulang parusa. Tanggalin yung pagiging mandatory mo. Marami na pong champion na hindi po nakalaban sa aktwal na laban. Pero hindi po yan ibig sabihin ay automatic na tinatanggalan sila ng corona. Bihira po yun. No? Bihira po yung nagtatanggal ng corona dahil lamang hindi nakalaban. Yung mga nagsasabi po na sinadya po ni Janrel na magpa-ospital o sinadya nila na hindi makuha dahil hindi talaga makuha yung timbang. Hindi po totoo yan. Ayon kay Stephen sa akin, 1 pound na lang nung isang araw before tong maganap. No? 1 pound na lang. Kayang-kaya na po yun. Eh nga po, gastritis. Kung hindi ako nagkakamali, hirap po akong banggitin kung ano po talaga yung... pero may medical certificate na. Pauwi na sila sa Pilipinas. Sa Sabado, nasa San Diego sila ngayon. Kaya po, tigil-tigilan na po natin, no? Ang tanong ko lang po sa mga patuloy na naninira kay Janrel Casimiro, ano po ba nahihita ninyo sa paninira, no? Sa ating kampiyon? Naging champion ba? natanggalan ba ng corona si Janrel Casimiro nung sinisiraan ninyo? Ikalaw kong tanong, kayo ba naging champion nung sinisiraan nyo si Janrel? Ikatlong tanong, ano ba nangyari sa inyo talaga? Ah, sa bagay, yung nga naman, no? Dahil YouTuber kayo, posible rin naman na yung mga naninira kay Janrel, posibleng views, no? Oh, wala tayong magagawa, talagang ganun. Para-paraan yan. Ika nga, lahat ng tao, lahat ng mga YouTuber, nakita na nila yan, no?
nakita na nila kung saan malalaki ang views nila, kaya pinuporso nila yan. Wala naman po akong problema dyan dahil pare-pareho kaming YouTuber. Kaya lang, alam ninyo, doon ako nagtataka sa mga, ngayon lang po, no? Ngayon lang po na naganap yung Philippine Boxing, ay meron pong mga grupo na hindi naman boksingero, hindi naman po cornerman, hindi naman po, wala naman pong papel doon, mahilig pong pakialaman, no? Ganun po, dapat kanya-kanya tayong buhay. Mahilig kayo makialam, pero kung views lang, dapat sabihin nyo, no? Kaya namin pinakikialaman ang buhay ng may buhay dahil gusto namin kumita sa YouTube. Ayun pa, pwede ko pang paniwalaan yun. Hanggang dito lang po, no? Hindi natin masyadong pag-aksayan to. Nagbigay lang po tayo ng update. Muli, naibigay na po yung mga hinihingi ng WBO, mga medical certificate, naibigay na po ng Team Casimero. Sana po ay tuloy-tuloy na na maniwala, hindi maniwala. Sana po ay paboran, no, ng WBO. Wala pa naman pong kaso na nagkasakit na legitimate naman. Sa nagsabi po na ayaw ni Casimero lumaban, bakit po siya nag-training na napakatagal, no? Imposible naman yun. Yung sinasabi natin. Sana po etong 2022 ay makita po natin na mas maganda po yung kahinatnan ng karir ni General Casimiro. Champion pa rin po siya hanggang sa kasalukuyan, no? Lalo lang po yan gumaganda yung karera ni General Casimiro. Lalo lang po siyang lalong nagiging makulay ang buhay ng ating Cuadro Alas Angas ng Pinas. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita dito pa rin sa inyong paboritong boxing tambayan. Bad Aratelis po. Paalam.